Pupunta kami ngayon ng family sa bahay ng mami ko. Usually, every other week, dinadala po si mami at nagdadala ko ng provisions, meaning yung mga pagkain, bigas, prutas, gulay, fish, pero more on gulay. This time, isasama ko ang buong family at syempre para makita niya si Grayson, ang kanyang apo sa tuhod. Nga pala. Ha! Kanyo ito! Hindi fake yan, ha? Tunay yan. Gloves ni Senator Manny Pacquiao. Ayan, ha? Pirmado niya. Wow! Tumaingay. Balang araw, pag wala na akong pera, kailangan kong mamigay sa mga nangangailangan, i-auction ko. Siyempre, doble price. Mas tataas dahil Manny Pacquiao binigay sa akin at galing sa akin, malaki-laking premium rin ito. Tingin mo. Ha? Wow! Magkano kayang presyo nito pag ito'y in-auction ko? At siyempre, pag in-auction ko to, yung pera, hindi mapupunta sa akin. That I promise you, Senator Manny Pacquiao, pag napanood mo ito. Siyempre, yung pera, mapupunta sa mga nangailangan, sa project ko, sa charity. Medyo patagal-tagalin ko muna. After 1 year, 2 years, I don't know, depende. Pag may laban ulit si Senator Pacquiao at nanalo siya, di mas lalong tataas ang presyo nito. Malay mo, naging presidente siya. O di lalong tumaas. Joke! Okay. Pupunta ako sa mami ko. Palagi ako nagdadala sa kanya ng pasalubo. So yan. Yeah. Merong mga karne. Okay. Mga isda. And of course, lobster. Favorite ni mami. Crabs. Ayan. Mga crabs. Ha? Meron dyan shrimp. Oh, daming lobster. Kusi. Okay. And, of course, hindi makawala. Sabi ko nga, yung mami ko, matanda na, kailangan niya ng mga prutas. Yan, dami kong biniling fruits para sa kanya. Suha. Sweet. Kakanin. And, rice. Ayan. And of course, pera. Also, papasyalan ko rin yung Uncle Alex at Auntie Chit ko. Sila yung kinukonsider kong second parents. Dahil through the years, hindi nila ako pinabayaan. Lalo na ako, naging graphic tulfo ako dahil sa kanila. I'll tell you later pag nasa sasakyan na. So, let's go! On the way na kami sa bahay ng mami ko, kasama si Jocelyn, of course. Hello! At kasunod namin, si Mar, si Garrett, of course, kasama si Grayson! And si Ralph. And this is the first time na makikita ng mami ka rin ko, si Grayson. May ano tayo, ha? Yung naka-face mask, naka-face shield. Mag-spray kami ng aming mga sapatos para mag-disinfect. Dahil immune compromised po yung mami ko. She's 95. And we have to be very, very careful pagdating doon dahil sabi ko nga, labas-masok po siya ng ospital. I think it's because of the age. Kaya hindi na pwedeng lumabas yung mami ko. Dati, lumalabas-labas siya. Nagsisimba, pumupunta sa mall para kumain. Ngayon, sabi ko, hindi na talaga pwede. In fact, marami sa kanya mga barkada, wala na. That's why, ginagawa po namin lahat para to make sure na yung mami ko ay mabigyan lahat ng klaseng medical attention na kailangan niya. At ako po'y humahanga din kay Erwin pagdating po sa pag-alaga kay mami. Dahil maya't maya nakamonitor po siya kapag dating sa dadaling si mami ko sa ospital, pumupunta siya. Pumupunta din po ako. Unlike Erwin, very busy po kasi ang schedule ko na ngayon. Madaling araw ko nagigising, pagbalik ko from work, uwi ako ng mga 8,
8:30 pang traffic. Ilang taon si Nanang nung Limao, Jocelyn? 96 siya nung namatay, pero malapit na sana siyang 97. July kasi ang birthday niya, May siya namatay. Katulad ng mami ko, si Nanang noon, madalas na rin na ospital. In fact, meron ng oxygen palagi sa bahay namin in case na nagka-emergency at hindi siya makahinga. At ako po'y nagpapasalamat naman sa Panginoon at hindi pa ganun yung mami ko kahit na ganun na yung age niya. Bilis ng panahon, no? Napakabilis ng panahon. Parang kahapon lang, napakalakas po mami ko. Nadadalo po siya sa amin, nagkakaroon kami ng salo-salo, kumakain sa restaurant, pupunta pa sa abroad, ang dami na may activities. Madalas siyang tumawag sa amin kung hindi ako makatawag, makipagkwentuhan, magbigay ng payo. Ngayon, hirap na siya makarinig. Kaya kung ako po'y makipag-usap sa kanya, kung ako po'y tataas ng boses, huwag niyo po sana masamain, hindi po pambabastos yun at hindi ko po bastusin yung mami ko. Mahal na mahal ko po'y mami ko. Kaya lang, baka ilan sa inyo magtataka bakit sinisigawan ko. Hirap na po siya makarinig at ayaw niya po ng hearing aid. Ino-offer naman po namin sa kanya, ayaw niya po. So, pag kami po'y naipag-usap, pasigaw, pataas ng boses para mapakinggan niya. At hirap na rin po siya sa kanyang paningin. Gusto ko po siyang paoperahan. Yung mga kapatid ko, nag-aalanganin. Siyempre, lahat ng gagawin namin para sa mother namin, dapat consensus yan, mag-agree lahat ng magkapatid para walang sisihan. Kasi medyo blurred na raw. Hindi na siya halos makakita. Pero sabi ng mga nakausap naming ophthalmologist, kayang-kaya pa naman operahan. Kaya lang, because of her age, medyo alanganin. Ayan yung Congress. Diyan si Jocelyn pumapasok. Miss na miss na ni Jocelyn ang Congress. Makapasok. Kapag nabakunahan na siguro lahat, pwede na kayo magsipasukan lahat. Siguro. Depende kay speaker. A few moments later. Dito na tayo sa loob ng subdivision. Dito na po kami sa bahay ng mami ko. Lahat tayo bago pumasok, saling spray, disinfect yung mga sapatos. Hi, Papa's Vlog! Hello, me! Mami ko hindi naman ang kita. Oh! Me! Oh! Kasama ko si Jocelyn! Si Mar! Si Atty. Garrett! Si Grayson! Oh! Tingnan mo! Nakakita ka pa? Oh! Hawakan mo kay pa! Hawakan si Grayson! Yan o! Oh! Oh, mukhang kamukha po ni Aydan Rapino. Oh. Oh, din. Okay, oh, hawak kami yung kamay niya. Oh. God bless you. Mia, tulog, me. Tulog siya. Mataba, pera usog. Mapula-pula. Kasi po, hindi siya masyado nakakita na. Medyo blurred na yung kanyang vision. Oh, so, bigay ko na kayo. Yung allowance mo. Alam mo sa amin. Okay. Ano? Oh. Tama yun. Biglang gumanda yung vision ng mami ko. Nakita siya na baby. Ah. Grand. Apo. Oh. Ayan. Pero ano pakiramdam mo ngayon, me? Ngayon ko lang nakita ang mami ko na yung ngiti niya tuloy-tuloy. Usually, pag pupunta ko rito, yung ngiti niya, konti lang, tipid. Ngayon, todo bigay yung kanyang ngiti. Natutuwa siya sa baby. Masaya-masaya siya. Ah, ayun, ilalaro-laro ni Mar. Ikaw, magalang-galang si Mar. Dapat palagi tayo ganito pupunta kay Mami. Gusto niya marami pupunta sa kanya. Tulog.
Grandma. Grandma. Ayan mo, sige. Tingnan si mami. Tingnan si mami. Ano? Oh. Oh, look, mami, pag-ising. Diyan na, pag-ising mami. Huwag natin pilitin. Ako, kumawa naman. Parang isang puso ni Gising. Ano natin, pag-ising niya. Dala ko yung bigas na dinurado. Dala ko ng mga seafood. Oh, may karne-karne nilagay. Lobster. Crab, shrimp, salmon, tangigi, pampano, bangos, tilapia, espada, walang karne, no? Yung ribs. Ah, ribs pala, mami, gusto mo yon? Yung ribs. Oo, oh, ipa, ano tawag na, barbecue ribs. Bibibak ribs. Magbibigay din kami kaya kila Alex, kaya Tichit. Oo, oh, pagkat ka rin dito. Wala din niya makita. Lapit ka para makita ka. Hindi na niya makita. Hello po. Ay, God bless po. Pupunta ko rito, masaya yung mga kasambahay. Kasi inabutan ko ng pera. Ilan sila? Driver po, dalawa kasi. Dalawa. Dalawa ang driver ni Mami. Rotation po yan, 24/7. Kasi anytime, siya po ay pwedeng magkaroon ng medical condition at kailangan tatakbuin sa ospital. So, two drivers on standby 24/7. So, ilan lahat para mabing pera? Five. Five. Okay, so, four, six, eight, ten. Oh, bigay mo lahat, ha? Okay. Ito, 2,000 sila. Sabi mo, bigay ni Jocelyn kasi ako, last time ako nagbigay, Jocelyn naman. Salamat po. Okay. Okay. Tapos may suggestion si Jocelyn, tama nga naman, dapat ipapaswab natin yung mga tao mo. Dapat to every 2 weeks. Sagot ko na, ipapaservice ko dito. Okay sa'yo? Kami po, kasaswab lang namin kaninang umaga sa bahay, clear kami. Although kahit na-clear kami, still, we take the precautionary measures na para maprotektahan yung mami ko. Ako nang bahala, magbayad. Okay? Kaya alam mo si Atty. Garrett, nanonood ka pa ng TV, hindi na. Si Atty. Garrett. Oh, bako. Thank you. Oh. Si Mark, napikita mo sa TV na rin. Pag Friday. Naiyak siya, makikita ka si Mark. Oh. Hello, you wanna touch your mom? Sino po yung kamukha? Wanna touch your mom? Naiyak siya, oh. Naiyak yung mother ko. That's tears of joy. She's very, very happy. Dapat palaging ganito, mami. Palay ka namin dalawang ganito. Hindi para paiyaking ka. Masaya ka. Wala, sinag the grandma. May tulog pa, pag-gising yan. Oh! Ay, alam na! Nabiglang bumuka sa mata niya! Sinusubukan niyang gumising. Where's Grandma? Baka mahulog, ha? Nakasupport po tayo. Oh, tulog. Grandma? Great, great Grandma. Oh, tulog siya. Ano? Antok na antok. Guwapo. Oh. Sino pa mga dumalo dito sa'yo, mami? Ikaw si Erwin. Kasi ko ano, si Ramon. Ara, pwento mo mami ko. Hindi po. Sasayaw daw pa si Ara. Ano pong gusto niyo? Sasayaw. Last po pala. Ah, gusto mo may sasayaw? Ah? Oh, sige. Sayaw ka, Ara. Twinkle. Gusto ko may backup dancer. Ara, pina si Odette. Hindi siya si Odette. Si Ara po ako. Hindi pa ako tomboy. Ara, gusto mong pasayawin natin. Sumayaw siya, hindi na lang. Gusto ko pasayawin. Pagbigyan mo. Kapagunta mo, tuwan-tuwa yung mami ko sa'yo. Welcome po. Thank you, Rob. Kasi, pasalamat yung mami ko. Grandma, thank you.
Welcome to Papa's Vlog. Ito yung litrato ng mami at daddy ko nung bago pa silang kasal. Yung daddy ko kamukha raw ni Erwin. Yan. Saka yung mami ko kamukha ng Ate Wanda po. At ito naman yung family ng mami ko. Ito yung lola ko, mami ko, ang eldest. Nag-iisang lalaki si Uncle Yosho. Tapos si Auntie Nene. And then si Auntie Conching and Auntie Chit. Dalawa na lang silang buhay. Yung iba hindi alam na mami ko na yung mauna. Hindi namin sinasabi dahil baka magdamdam. Ito yung recently lang na barkada niya. Ito yung close niya pala yung kausap. Pero yung mauna na hindi niya alam. So, ang buhay ngayon, panganay at saka bunso. Ito, wala na. Ito, children. Pero, tira mo. Panganay, Non, Felix, Uchi, Wanda, Ben, Bong, Joseph, ako. Wow! Kamukha ko ba yan? And then, Erwin. And then. Now, may papakita ako sa inyo. Ito po, magugulat kayo pag ako po'y stress. I come here, no, no, just to meditate. Minsan. Relax. Ang lakas po makapag-relax dito. Pupunta ko dito sa mami ko and then after na mag-usap kami before I go home, I spend at least mga 15 minutes. Wala lang. Nakaupo lang ko dito and nagpaparelax ng utak. Tinatanggal ko yung mga stress sa utak ko. Binablanko ko yung isip ko. And then I think of everything good. I feel refresh, parang bang renewed ako, if you will. So, bawat bansa kasi, meron represented Our Lady of Yugoslavia, Our Lady of Jerusalem, Our Lady of Ukraine, Our Lady of Spain, Our Lady of India, Luxembourg, England, Venezuela, Alaska. Lahat ng countries dito represented. A few moments later. Oh, gusto mo ito? Oh, meron ko soft drinks. Hindi, ah. Marami siyang stock na. Subukan mo yun. Ano lasa? Hindi, binili namin. Masarap, hindi. Biko. Biko. I was in high school pa noon. 5 o'clock na madaling araw, gigisingin kami. Nakapalibot kami sa kama. Mami, sa kama, daddy ko, mami ko, tapos lahat kami, nakaluhod yan. Tapos merong crucifix yun sa wall. Nasal kami. Kuminsan, antok-antokin, may gising. Lalasal kami noon, mag-rosary. And then, pagdating ng Angelus, kung tawagin, kailangan, di ba, 6 o'clock? 6 o'clock, pinupulong-pulong kami. At pagkatapos, magdasal. Eh, yun yung time na, siyempre, mga bata, malikot. Pag hindi nahanap, bulakbul, yan ka. Kailangan, 6 o'clock present ka para magdasal. My mom is very religious. Ako naman po ay natutuwa at malapit po sa Panginoon. Siyempre, kami rin po, nahawaan na rin. Yung mga blessings, punong-puno na po siya ng blessings. Umaapaw na, so yung mga umapaw na blessings, eh, sinasalo namin. Okay? Pa, sir. Ha? Pa, sir. Oo.
Natuwa kasi na yawang ka. Bigyan natin ng tip. Ha? Jocelyn, gusto ni Mami bigyan siya ng pera dahil nagpinasaya ko. Kailangan. Bigyan kasi pinasayaw. Siyempre, bigyan 1,000. Hindi, tanggapin mo. Magaling sa Mami kaya ma-open siya pag hindi tinanggap. Si Choco, bigyan din. Gusto ko kasi masaya siya. Kasi alam mo, ako po ay nagmanap sa Mami ko na pag namigay po ako, masaya ako. Nakita ko na yung binigyan ko na pangiti, masaya na ako. Yan, binigyan ko yung pinasayaw mo. Yun, sabi mo, bigyan. Thank you po, Meng. Thank you po. Ganon kasi si Mami ko pag meron siyang iniing favor at gusto niya mag-reward siya. In this case, kanina nakita niyo po, pinasayaw niya si Choco at saka itong si Ara. Sabi niya, bigyan daw ng pera. Ayun, nung nakita niya bigyan, masaya siya. Yan yung kaligayahan ng Mami ko, yung magbigay. Paminsan, binibigyan namin siya ng pera, magugulat na lang kami, mga pinamibigyan ng pera. Napunta na doon sa mga kapitbahay, sa mga friends. Okay lang yun. There was a time sinasabi po namin, Mami, yung perang binibigyan namin yan, para sa iyo yan. Para sa mga needs mo. Para meron kang mabili yung gusto mong bilhin. Alam, sinasabi niya, anak, masaya ako na namimigay. Huwag niyo akong pigilan. Kasi kung pinipigilan niyo ako, eh huwag niyo na lang ako bigyan. Tama nga naman. Yung bang binigyan namin siya, masaya kami na nabibigyan siya. At masaya naman siya na ibinibigay niya, isinishare niya, mga binibigyan namin sa kanya. Di ba ang ganda? At dyan po ako mga natuto sa kanya. Dito po ako nagmana sa mami ko. Ganun po yung mami ko. Ever since. In fact, may mga time na naghihirap din po kami noon dahil yung daddy ko, although official, provincial director, hindi po corrupt yung daddy ko. Eh, kaya kung ano lang yung pera, sweldo niya, yun lang yun. So lalapit po yung mga sundalo, malalaki yun eh, di ba? Yung mga asawa ng sundalo, pupunta sa kanya, mangihingi, mangihiram, mangihingi ng bigas, binibigyan niya. Magsasandla, sabi niya hindi na. Bibigyan niya ng bigas, may kita ko po yun, maliit pa ako noon. I was in grade 2, grade 1, grade 2. Bibigyan niya ng pagkain, kuminsan damit yung mga asawa ng sundalo. Yun nga lang, yung lola ko, yun yung mayaman. Yung mother ng mami ko, yun yung mayaman. Na ang asawa ay Hapon. Si Lolo Ishiba, anong person niyo, Lolo? Pokumacho. Pokumacho. At kaya po ako mahal ng lola kasi kamukha ko rin po yung lolo ko, although hindi ko na inabutan. Tama ba, May? Kamukha ko si lolo? Ayun. Yun yun, yung lola ko, yun yung maraming sakahan, maraming lupain, yogan. Yun yung bumubuhay sa amin. Sampu kasi kami, and then salary ng father ko is not enough. May kwento pa si mami ko, ito kwento. Galing sa kanya to. Meron silang tindahan. May tindahan, di ba mami? O, tumatawa siya, narinig niya. Meron silang tindahan, malaking tindahan nila. Tapos yung mami ko, eh, pupuslit siya ng mga gamit sa tindahan na hindi alam ng peres niya. Kukuha siya ng mga, ano mami, notebook, papel, chinelas, kasi general merchandise, lapis. Hindi naman nakaw, pupuslitin, kasi sila naman may-ari noon eh. Pupuslit siya doon. Bakit siya kukuha ng mga papel, chinelas, lapis, at kung ano-ano pa, para bigayin ko doon sa mga pobreng classmates ko. Yun yun. Yan ang hinding-hindi ko makalimutan. Paulit-ulit niya na ikwento sa akin yan. Maliit pa ako. Halos maubo kinagawa ng mami ko. Kupuslitin niya yon. Saan mo nilalagay? Sa bag. Sa bag mo. O. Tapos, pagdating doon sa school, yung mga mahirap na classmate mo. Buti hindi ka nahuli ni Lola, ni Lolo. Hindi, kung papa ko makahuli, hindi magalit. Kung mama ko lang magalit. Si Lola, galit siya nung mahuli ka. Ano yung mga binibigyan mo, anak ng mga farmer? Farmer. So, paano yan? Pag nahuli ka ni Lola, pinapalo ka? Paloin pa. Ano sinasabi? Pag nahuli na, tinatanong, oh, bakit saan mo dadalhin yan? Saan mo dinadala? Sinabi ko sa classmate ko. Oh. Kailangan akong magbigay kasi mga mahirap yun. Oh.
kung maghirap ka pa, man magbigay din sa atin. Nakatawa lang ang papa ko. Pero si Lola, stick to yung Lola ko eh. And may pagkadugong Espanyol. May kunting Spanish blood yung Lola ko. Pero it didn't stop her. Tuloy-tuloy pa rin yung pag-postlit niya, ibibigay niya. Ganun po yung mami ko. At ilan sa amin magkapatid na adapt yung ganung ugali na maawain at namimigay po sa mga nangangailangan. Babalikan ka namin. Pupunta pa kami kay Uncle, ha? Uh-oh. Auntie. Okay, mami. Okay, sige mami. Alam na kayo. Very obvious na malungkot na naman siya. Sakit sa dibdib. Kanina pagdating namin, abot langit yung kanyang ngiti. Hindi niya alam kung saan siya titingin. Although blurred na yung vision niya, pero nakita niya yung silhouette ng mga tao. At sinabi ko yung mga pangalan, masaya siya. Ngayon, malungkot siya. So for 7 days, 6 days, siya lang dito at siyempre mga driver kasambahay. Pero everyday tumatawag naman ako. Kami mga kapatid, palit-palitan naman tinatawagan siya. Kaya lang iba yung presence ko. Malungkot na naman siya. Again, may babalikan kita, tatawag-tawag ako palagi, ha? Sige, mami. Sige, mami. Alis na kami. Sige. Sino ito? Attorney Garrett! Oo. Sorry. Hindi, ganun talaga siya. Age, and also with age. Kanina pagdating mo, di ba? Kailan niya pa po. Oo, kasi napaparood ka niya sa TV. Although, ano na lang yun, sound na lang. Kasi kinikwento nung kasambahay. Meron pa rin siya na pagka-TV. Hindi yung sinasabi nung pag-iba. Thank you. Thank you po. Napit. Yan, medyo kikita niya. Pag ganun kalapit, medyo nakakita siya. Oh, kita niyo naman, oh, nung kita niya. Oh, kita mo? Tira mo, tira mo ang ngiti niya. Oh. Kita mo? Oh? Oh? Kung pwede lang, iwan natin si Grayson eh. Kasi hindi. Oh, see? Kitang-kita. Oh, kita mo yung joy and happiness niya. Sorry. Yun. Nakita niya kasi up close. Kaya nakita niya ang gwapo. Pero pag malayo, hindi niya makita kung gaano kagwapo. Ngayon, gaano kagwapo talaga si Grayson. Up close. So, malaki na rin siya. Okay, Miha, tawag-tawag kami. Ha? Oh. Okay. Okay, malapit na kami sa bahay ng uncle at auntie ko. Tagal na namin hindi nakapunta rito ni Jocelyn. Baka 12 years. Ito na mga kapatid. Ako si Auntie Chit, yung bunsong kapatid ng mami ko. Siya yung parang hindi tumatanda. Palaging bata, palaging kita niya naman yung forma, maayos. At of course, ang astig kong uncle, Uncle Alex. Ayan. Siya si General Aguirre, attorney and General Aguirre. Siya po yung naging executive secretary noon, parang era. Naging DILG po siya, undersecretary. Naging MICA, ang dami niya pong naging pwesto sa gobyerno. Kaya nga po, every once in a while, humingi po ako ng payo sa kanya tungkol po sa lahat, buhay-buhay. Sila po yung parang second parents ko. A few moments later. Sila po yung sinasabi kong si General Aguirre at si Auntie Chit. Ilang beses ko na po nasabi sa inyo ito, hindi po ako magiging Rapi Tulfo, hindi po dahil sa kanila. Nag-umpisa po yung karir ko sa media dahil po kay Uncle Alex. Napasok pa ako sa PTB4 dahil po kay Uncle. And then, nung nasa PTB4 po ako noon, tinausap ko po yung auntie ko. Sabi ko, baka tulungan mo ako, auntie, ang magkaroon ako na sana ng show. Sabi niya, ano yun, iho? Yung ba yung sa America's Most Wanted?
At that time, sikat na sikat yung America's Most Wanted. In-explain ko sa kanya, sa auntie ko. Tapos sa auntie ko, in-explain kay Angel. Sila yung nagbangka. Sila yung nagpondo. Doon, nagkumpisa yung Philippines Most Wanted. Kasama ko pa nun si Kuya Ben, Tol Ben. Tapos yung producer. And then, from Philippines Most Wanted, the rest is history. Kaya nga, merong wanted. Ang original po, galing po sa kanila. Wala pong wanted sana ngayon, kung wala po sila. Yan po yung story. Kaya napakalaking puta na loob po sa kanila. Kaya from time to time, pag meron po ako mga gustong isang guni, humingi po ako ng advice sa uncle ko. He also happens to be an attorney. Lawyer din po yung uncle ko. Sila po ang pinagtatanungan ko ng mga advice kapag may mga problema, kahit na anong problema, family matters, career, business, sila po. Wow! Nakalimutan ko na ito! Okay, wow. Rafi, bago nga may bigay yan sa iyo, ipapaframe ko muna yan. Sige. Hindi yan complete. Wala mahala. Ayan, nalaala ko. Wala. Yes. Wala ka palang copy niyan? Wala, auntie. In fact, meron pa yung, pero yung birthday ni President Era, meron din picture tayo noon kasama ko. Pero ito, nakalimutan ko na po ito. Ayan po si President Ramos. Ano po ito yung ano, uncle, yung kayo ay... Awardee. Bigyan ng award? Oo, Presidential Legion of Honor Degree of Commander. Wow, kataas-taas ang award. Ayan po ako, mataba pa ako noon. Bata-bata pa ako noon. Mga anong year po ito, uncle? About 1998. Nakalimutan ko na ito. Yeah. Kasi ay, 1998 is the time. Thank you, uncle, ha. Eh, ako na mapaprame. Una. Ay, kayo na, ante. Para totoong buwan talaga, regalo ko sa iyo. Oo, pipirma ni uncle sa likod para legit. Ay, hindi na makita, may frame na ito. Ay, maski doon na sa baba. Maski dito lang sa baba. Ayun, ante. Sige, pa. Ang gwapo mo dito. Thank you, ante. Nakalimutan ko na yung biro mo. Nakapunta ako sa Malacan niya. Hindi pa si Celine. Saan si Celine? Binata ka pa? Hindi. Si Jocelyn na si Isabela at that time. Tapos si Boyets wala din. Kasi wala din. Clyde. No. 1998 yan. Sige, thank you. Uncle Rita. Thank you for the video. Ito po ay may kukonsider kong isang malaking event, accomplishment if you will, dahil napasyalan po namin ang tatlong espesyal na mga tao sa buhay ko na naging parte ng buhay ko rin. Mami ko, and then uncle ko at auntie ko. Napasaya ko sila dahil dinalaw namin sila. Nakita nila kami. Bigay respeto sa kanila at masaya rin kami dahil kami po ay nakapagpasyal at nakapagbigay puhay sa kanila. Merong mga bagay doon na hindi nyo napanood ng mga pag-uusap namin dahil they are very private people at kapag ako po ay naipag-uusap sa kanila, kadalasan ako po ay kumukonsulta everything, personal life, career, business, yun, napag-usapan din namin doon. And meron din sila mga sinabi sa akin, mga tinanong, sa amin na lang yun. Because again, they're very private people. So abangan ang aming susunod na vlog at kwento ng pamilya ko. See you next vlog!